Before tayo magsimula, tayo muna ay tumayo at ating awitin ang ating theme song, Turn Your Eyes Upon Jesus. Tumingin. Siguro sa ulo natin ito lahat. Huwag mo natin ilagay yung lyrics, sauluhin natin ang ating theme song. Tumingin ka kay Jesus sa masayan niyang mukha. Mapapawi ang dilim sa lupa sa malwalhati niyang biyaya. Tayo manalangin. Mapagpala po namin Panginoon, maraming salamat sa araw ng sa araw na ito, na inyo pong pinagkaloob, tayo po ay ulit na mag-aaral ng banal na salita. Tayo pong hiling na ikaw ang siyang magpatnubay. Tayo pong hinihiling, Panginoon, at nilalapit ang mga kapatiran at kaibigan po namin na patungo po dito sa seminar. Tayo pong hiling na ikaw pong siyang magpatnubay sa kanila. Gabayan niyo po sila ng inyong banal na mga anghel, na makarating po sila na secure sa inyong pag-aaral po. At patnubayan niyo po ang bawat isa sa inyong pakikinig upang maranasan namin ang tunay na pag-intindi ng iyong banal na kasulatan. Maraming salamat po sa inyong pagdinig namin dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magsiyo po. Moderno mga propeta, mga pangitain at panaginip. Mga kaibigan, ito po ang ating pag-aaral po ngayon. Alam niyo po, ngayon napakarami sa buong mundo, napakarami mga tao na naghahanap ng mga kasiguraduhan sa kanilang buhay. Kung ano talaga ang security sa kanilang buhay. At dahil nga doon, kaibigan, dahil sa assurance na kanilang gustong matanggap, sila ay pumunta sa napakarami mga supernatural na mga solusyon para dito. At ang iba, pumunta sa maraming mga psychic or mga astrology ngayon, kaibigan. Kaya nga, kaibigan, dahil sa sitwasyon na ito, dumami ang nahuhumaling sa psychic phenomena ngayon. Napakaraming mga gustong matagpuan at masagot ang kanilang mga tanong kung ano talaga ang kanilang kinabukasan. At pumunta, kaibigan, dito sa mga supernatural na mga solusyon. Sa katunayan, kaibigan, may 8,000 na mga tao sa Amerika alone na sila ay na umaangkin na sila ay propeta. Ilan yun? 8,000 na mga tao na inaangkin nila na sila ay mga propeta. Ngayon, kaibigan, ang tanong po, meron bang mga totoong propeta? O may mga huwad din ba na mga propeta? Atin pong actually titignan, kaibigan, sa Matthew 7 verse 15. Sabi po dito, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapot sa loob ay may mga lobong maninila. Na ating binagitan, kaibigan, na ito pala ay binagit sa Biblia na may mga huwad na mga propeta. Sila, kaibigan, ay mga bulaang propeta na nabanggit sa Biblia. Nakikita na ba kayo ng isang karatula na nagsabi, beware of dogs? Nakikita na kayo nun? Yung beware of dogs? Alam niyo kung bakit may beware of dogs dyan? Anong ibig sabihin nun? Mag-ingat ka sa aso. Kaibigan, dito hindi dogs. Mag-ingat ka sa lobo. Yan ang sabi ng Biblia, beware of wolves. Ito ay bulaang propeta, kaibigan, na nabanggit sa Biblia. Baka ikaw ay makagat, ikaw ay madaya ng mga bulaang propetang ito. Kaya ating pag-aralan, kaibigan, so sabi ni Jesus, beware of false prophets. Mag-ingat sa mga bulaang mga propeta. Now, kaibigan, natin nakikita ngayon na may mga bulaang propeta. Kung may mga bulang propeta, kaibigan, ibig sabihin may totoong propeta or tunay na propeta. Hindi magkakaroon ng pekeng propeta or bulang propeta, kaibigan, hanggat walang totoong propeta, right? Now, may tanong ko lang, kaibigan, nakita na ba kayo ng pekeng 8 pesos? Ayan, pekeng 8 pesos. Nakita na ba kayo ng pekeng 8 pesos? Well, hindi kayo makakita ng 8 pesos, kaibigan, na peke dahil walang 8 pesos na papel. Tama po? Hindi po kayo makakita, kaibigan, kahit saan niyo po hanapin yan.
hindi mo makikita yung 8 pesos na papel na peke, kaibigan, dahil walang original po niyan, na 8 pesos na papel. So, ibig sabihin, kaibigan, kung may huwad na propeta, may tunay na propeta. Ibig lang sabihin, lumabas yung huwad dahil may tunay na propeta, kaibigan. Now, atin pa makita, kaibigan, sa atin na natutunan so far na tayo ay binigyan ng babala ng Panginoon na mag-ingat sa mga huwad na propeta. Sabi po dito sa 1 Thessalonians 5:19-21, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Well, ay, kaibigan, bago tayo magpatuloy, ibig lang bang sabihin dahil may mga huwad na propeta, talaga ba tayong iiwas ba talaga tayo sa kanila? Ito ang sabi ng Biblia, kaibigan. Ano ba ang dapat natin gawin sa panahon na atin itong maharap itong mga huwad na mga propeta o bulaang mga propeta? Ito ang sabi, kaibigan. Huwag ninyong hamakin ang mga panghula. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Ibig sabihin, kaibigan, sabi ng Panginoon, huwag ninyong hamakin ang mga panghula. Huwag ninyong takbuhan. Huwag kayong tumakbo sa mga panghula. Ano sabi niya? Subukin ninyo. Huwag ninyong i-reject. Subukin ninyo, i-test ninyo kung ito ay tama o mali, kaibigan. Yan ang sabi ng Biblia. At patuloy dito, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Ikaw ba'y tumakbo dyan, kaibigan? Ikaw ba'y tumakbo nung nakita mo yung mga bulaang propeta ito? No. Sabi niya, huwag magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi ano? Inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsisilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Na malinaw po, kaibigan, bakit ba kailangan nating i-test or subukin ang mga espiritu or itong mga bulaang propeta, kaibigan? Dahil napakarami mga bulaang propeta sa mundo. Kaibigan, napakarami mga bulaang propeta sa mundo. Ang Biblia ay nagsabi lang ng isang tunay na propeta. Yan po ang ating pagtutunan ngayon, kaibigan. Atin po nakita sa linggong nakaraan, ang patungkol po sa mga marka o palatandaan sa tunay na iglesia. At atin po nakita na isa sa mga palatandaan, kaibigan, sa tunay na iglesia ay siya ay yung walo na doon ay ng walo mga palatandaan dito, pabalita sa kulusugan, pabalita ng anghel. At dito po, kaibigan, nasabi taglay ang espiritu ng hula. Natin po nakuha actually yung mga palatandaan iyan ay dito. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas na nalabis sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may mga patuto ni Jesus. Ano nga yung patuto ni Jesus, kaibigan? Tingnan po, ano patuto ni Jesus? At now, Revelation chapter 19 verse 10. Ang patuto ni Jesus ay ano? Siyang espiritu ng hula. So, ibig sabihin, kaibigan, ang patuto ni Jesus ay ang siyang espiritu ng hula. So, kaibigan, ang tunay na iglesia ng Panginoon ay may patuto ni Jesus. Yan ay ang espiritu ng hula. Now, malinaw po yan, kaibigan. Sa panahon po ng Pentecost, kaibigan, atin po nakita na dito po sa iglesia ng apostol or apostolic church, sila po, kaibigan, ay binigyan ng mga regalo or kaloob ng Diyos. Noong sila ay binigyan ng kaloob ng Diyos, kaibigan, ano kaya ang mga kaloob na binigay ng Diyos sa kanila? Sino may alam? Anong kaloob kaya ang binigay ng Diyos sa iglesia noong dati? Noong tunay na iglesia sa panahon ng mga apostoles? Ito po, kaibigan, ang binigay. Sila po ay pinaulanan ng banal na espiritu. At sila ay nagkaroon ng kaloob. Ano yon? Sa Ephesians 4, 8, and 9. Sabi po dito, kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinan niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ano yung mga kaloob na yon? Ito ang sabi, kaibigan. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at mga iba'y propeta at ang mga iba'y evangelista at ang mga iba'y pastor at mga guro. Ilang kaloob dyan, kaibigan? 1, 2, 3, 4, 5. Lima po dyan, kaibigan, ang binigay na kaloob sa iglesia ng Panginoon. Now, tinan po natin, kaibigan, kaloob ng panghula. Binigay po ng Panginoon sa tunay na iglesia ang kaloob ng panghuhula. Spirit of prophecy po dyan, kaibigan, sa ating nakikita po doon dito, itong propeta ay kaloob ng panghuhula.
Tingnan po natin dito, kaibigan. Ephesians 4 verse 12, sabi dito, para saan ba itong mga kaloob na binigay ng iglesia? Sa ika, sasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ano? Ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ang katawan po dyan, kaibigan, na nagpapasimbolo sa ano? Sa iglesia. So, ibig lang sabihin, kaibigan, binigay po itong kaloob na to upang titibayin o ikatitibay ng katawan ni Kristo. Verse 13, sabi po, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Kailan magtatagal? Gaano katagal ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa iglesia? Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos ng paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, kaibigan, ito ay manitili hanggat hindi ito maabot. Marina po so far? Ito ay manatili, kaibigan, ng mga kaloob hanggat itong mga nabanggit po dito ay hindi maabot. Ibig lang sabihin, kaibigan, yan ay hanggang sa pagparito ni Jesus. Dahil ang panahon na yan, kaibigan, na maaabot yan na iglesia ay sa panahon na darating na si Jesus. Napatuloy po tayo, kaibigan, sa 1 Corinthians 5:1-5. Yun po ang ating nakita, kaibigan. Nakatanong, kaibigan, ang lahat ba ng mga iglesia or halos mga simbahan po ba ngayon ay may mga kaloob na binigay ng Panginoon? May mga kaloob ba ang iba't ibang mga iglesia or mga simbahan, kaibigan? Well, balik tayo sa ating nakuha kanina na binigay po na kaloob ng Panginoon. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Ano yung last na kaloob na binigay dyan? Guru, right? Tanong, kaibigan, may mga guru ba sa ibang mga iglesia or sa mga simbahan? Yes, may mga guro. Nagtuturo, kaibigan. How about mga evangelista? Evangelist, kagaya ng ito, tagbabahagi, tagpamahagi. Meron ba? Yes, most of the churches, kaibigan, ay may mga evangelista. How about mga apostol? Apostol, ano ba ibig sabihin ng apostol? Siguro, ano ba yan, Brother Eve? Hindi namin alam yung apostol. Well, apostol, actually, kaibigan, ay galing sa Gregong salita na apostolos, nang ibig sabihin, to send out or on a mission, send away forth out. Ibig sabihin, yan ngayon, ano yan? Missionary. Yan ay mga missionary, kaibigan. So, ibig sabihin, kaibigan, ang mga missionaryo ay isa sa kaloob na ibinigay ng Panginoon sa iglesia. Marino po yan, kaibigan. So, may mga missionaryo bang iba't ibang mga iglesia? Meron ba? Yes, meron, kaibigan. How about ang propeta? Well, kaibigan, konti lang ang mga iglesia na nag-aako or naako nila na may propeta ang kanilang reliyon o ang kanilang simbahan. Pero kaibigan, ito po isa sa mga kaloob na binigay ng Diyos. Kaya nga ating pinag-aralan ngayon kung ano ang tunay na propeta. May mga regalo sila, may mga kaloob sila patungkol sa guru, apostoles, evangelista, pastor, ngunit ang propeta kaya, kaibigan? Atin pong tingnan ngayon, kaibigan, patukol sa propeta. Now, noong unang mga iglesia po, kaibigan, noong unang iglesia ng Panginoon, sila po ay may kaloob ng hula or gift or prophecy. Atin po yung basahin dito, kaibigan, sa Acts 13 verse 1. Sabi po rito, sa iglesia nga na nasa ano? Antioquia ay may mga propeta at mga guro. Na malinaw po, kaibigan, na ang iglesia po dati ng Panginoon ay may kaloob na propeta. May propeta, kaibigan. Na atin po nakita ngayon, Acts 21 verse 9. Sabi dito, ang tao ngang ito may apat na anak na binibini na nagsisipang hula. Ano ibig sabihin na nagsisipang hula? Yan ay propeta. Anong klaseng propeta ito, kaibigan? Binibini. Yan ba ay lalaki? Babae. Ibig lang sabihin, pwede palang maging propeta ang isang babae. Pasok po. Pwede din maging isang propeta ang isang lalaki.
Now, manila po kaibigan, natin pong patuloy. At sa pagtira namin doong ilang araw, ay dumating na galing sa Judea ang isang propeta na nagngangalang Agabo. Si Agabo ba ay isang babae? Yan ay isang lalaki, si Agabus, kaibigan. Nagbinigyan po ng Panginoon, kaibigan, ang iglesia dati ng kaloob ng propeta. Halimbawa na lang po dito, kaibigan, sa bagong tipan po nung si Jesus po ay naipanganak, dinala po siya sa templo. At nung dinala po siya sa templo, siya po ay dinedicate ng pari. At nandun din pong isang propete, o prophetess sa English, ang propeta na babae. Yan ay sino? Sino nakakilala niyan? Si Anna. Kilala niya si Anna? Si Anna, kaibigan, ay isang prophetess. Ito po, kaibigan, ay binigay ng Panginoon kaloob sa iglesia ng Diyos. Kaibigan, may dalawa pong paraan sa Biblia kung paano pinakita ng Biblia ang isang propeta. Una po, ay una ay sa rason na written o nasusulat ng mga apokalipsis o written revelations. Ito po ang nabanggit, kaibigan. Kagaya po nila Isaiah, Jeremiah, Moses, Daniel, Paul, John, etc. Ito po yung nagsusulat. Sa Biblia po, kaibigan, natin nakita yung mga propeta na sinusulat nila ang kung ano ang kanilang nakita, kung ano ang ipinahayag ng Panginoon sa kanila. So, sinusulat nila ito. Kaya nga may Biblia tayo. Yan ay composed of prophets, yung ating aklat na Biblia. Yan ang unang rason, kaibigan, na nagpapahayag ang Panginoon, ginamit niya ang propeta, through written or nasusulat ng mga apokalipsis. Ang pangalawa naman ay sinalita na apokalipsis. Ibig lang sabihin, hindi ito nasusulat. Hindi natin ito nababasa ngayon. Ito ay sinalita na apokalipsis. Like for example, sa Biblia, si John the Baptist. Siya po ay isang propeta. At si Elijah din po. Wala kang makikita na aklat ni Elijah sa Biblia. Tama po? Nagsulat ba si Elijah ng isang aklat sa Biblia? No. Dahil ang kanyang pagiging propeta, kaibigan, ay isang oral. Sinalita, ang lahat ng pinahayag sa kanya ay kanyang sinalita. Hindi niya isinulat. Si John the Baptist ay ganun din. Hindi isinulat. Si Agabus at etc., kaibigan, na iba't ibang mga propeta. Siguro kung magtanong kayo, saan ba yung aklat ni Agabus? May Agabus ba sa Biblia? Wala, pero propeta po si Agabus. Wala pong Agabus, kaibigan, wala pong Agabus na aklat sa Biblia. Hindi niyo po yan makikita. So ngayon, kaibigan, balik tayo sa tanong. Bakit ang halos mga iglesia sa ating mundo ngayon ay walang kaloob ng propeta? Bakit kaya? Bakit kaya halos buong iglesia or buong simbahan ay walang kaloob ng propeta? Eh, nasabi naman sa Biblia na may kaloob na propeta ang iglesia ng Diyos. Ano kaya, kaibigan? Simple lang, ito ang sagot. Ang dahilan kung bakit karamihan sa mga iglesia ay hindi nagtataglay ng kaloob sa panghula ay dahil hindi nila ano? Sinusunod ang kautusan ng Diyos. Bakit po ba? Siguro magtanong kayo, bakit ba? Bakit mo na nasabi yan, Brother Eve, na isa sa mga dahilan kung bakit hindi nabigyan ng kaloob ng propeta ang karamihan mga iglesia ay dahil hindi sila sumusunod sa kautusan ng Diyos. Dahil, kaibigan, kung titignan po natin sa history, kung ikaw ay susunod, kung nandyan ang Ten Commandments, kung nandyan ang sampung utos, nandyan din ang propeta. Pero kung nawala ang propeta, kaibigan, nawala din ang kautusan. Kung atin po yung titignan, kaibigan, may dalawa pong requirement ang Panginoon para sa kaniyang bayan. Ang una po dyan, kaibigan, ay ang pagsunod sa kautusan. At ang pangalan naman, kaibigan, ay ating susundin at ating paniwalaan ang mga propeta. Yan ang dalawang mga rason o requirements ng Panginoon para sa kanyang bayan. Itong dalawa, kaibigan, ay kailangang patuloy na nagsama-sama. Sila ay hindi magkakahiwalay. Hindi po ito kailanman naghiwalay, kaibigan, ang kautusan at ang propeta. Basahin niyo po yung buong Biblia. Makikita niyo po doon na sinasabi ng Panginoon, obey my commands,
believe my prophets. Malinaw po yan, kaibigan. Nakatin po tinan, kaibigan, ngayon. Sa Jeremiah 26, 4 to 6, dito po na makikita itong mga tekstong ito. Lalo na, kaibigan, sa buong iglesia, ang nawala na kautusan ay ano? Ang ika-apat na utos. Malinaw, kaibigan, na ang kautusan at ang propeta ay hindi po pwedeng mahiwalay. Hindi po ito pwedeng mahiwalay. Ito po ay kailangang sama-sama sila, kaibigan. Sa buong kautusan, kaibigan, ano ba ang winala o ano ba ang binago, ano ba ang sinuway, nilabang sa buong kautusan? Ang pang-apat na utos. Now, kaibigan, tingnan niyo po, isipin niyo po. Kung hindi nasunod ang kautusan, edi walang propeta. Tama po? Kung hindi po nasunod ang buong kautusan, kaibigan, kung hindi po naniniwala sa kautusan ng Diyos, hindi po mabibigyan ng Panginoon ang isang iglesia ng kaloob ng propeta. Dahil ito ay hindi pwedeng maghiwalay. Sa aking sinabi kanina, gusto ko lang i-emphasize more. Sabi po sa Lamentations 2 verse 9, ang kanyang mga pintuang bayan ay nangabaon sa lupa, kanyang giniba at nasira ang kanyang mga halang, ang kanyang hari at ang kanyang mga prinsipe ay nanga sa gitna ng mga bansa. Pansin niyo po na hindi kinaroroonan ng kautusan o ang kanyang mga propeta ay hindi nangakasumpungan ng pangitaing mula sa Panginoon. Now, makikita po natin yung kaibigan, ito po ang ebidensya o isang referensya na kung mawala ang kautusan, ang propeta din ay mawala. Ang dahilan kung bakit karamihan sa iglesia ay hindi nagtataglay ng kaloob sa pangula ay dahil hindi nila sinusunod ang kautusan. Yan ang isa sa mga rason, kaibigan. Most of the churches ay hindi nabigyan ng kaloob ng propeta dahil hindi sinusunod ang kautusan. Anong kautusan yun? The fourth commandment, ang pagpangilin sa araw ng Sabat. Ang tanong, kaibigan, ilang kautusan ba meron sa Ten Commandments? Sampo, right? Napakalina naman yan. Sampung commandments or sampung kautusan, kaibigan, nandyan sa ten. Now, ang tanong, kaibigan, may mga rason ba, kaibigan, na dahil nawala ang kautusan dati, posible bang maibalik ng Panginoon ang kautusan at ang propeta? Dahil ito ay sama-sama, kung mabalik yung kautusan, maibalik din nyo ang propeta, kaibigan. Yes, malinaw po yan, kaibigan. Atin po yung titinan, kaibigan, sa gabing ito. Sabi po dito sa Revelation 12 verse 17, at nagalit ang dragon sa babae. Sino ngayon babae dyan? Iglesia. Atin po yung napag-aralan noong Sabado. At umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Pansin niyo po. At mga may patutuo ni Jesus. Dyan, kaibigan, natin nakita. Ang dalawang hindi pwedeng mahiwalay. Kautusan at patutuo ni Jesus. Ano nga patutuo ni Jesus? Espiritu ng hula. Yan ay propeta. Diyan pala nakikita, kaibigan, na ang kautusan at ang propeta ay hindi pwedeng mahiwalay. Kita pala, kaibigan, ito ang espiritu ng hula. Sa atin po nakita, kaibigan, na mga palatandaan sa tunay na iglesia, atin po nakita na may sinusunod ang sampung kautusan. Isa yan sa mga palatandaan. At ano pa, kaibigan? May taglay ang espiritu ng hula. Yan ang nagtaglay, kaibigan, o palatandaan sa tunay na iglesia. Nandun ang kautusan, nandun din ang espiritu ng hula, kaibigan. Pero bago po yan, kaibigan, atin po titinan, ano ba ang mga test o ano ba ang mga dapat o mga palatandaan o pagsubok sa tunay na propeta? Alam po natin na napakaraming mga propeta sa mundo natin ngayon, mga bulaang propeta na ating nakita kanina sa ating unang pagbukas natin pag-aaral. So ating subukin, kaibigan, ang tunay na propeta, ang mga propeta. May apat po, kaibigan, o lima, sa ating pagsubok sa isang tunay na propeta. Una po dito, mga pangitain at mga panaginip. Ang propeta po, kaibigan, ay kinakausap ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip at pangitain, visions and
dreams. Now, saan mo ba makikita yan, Brother Eve? Atin pong basahin sa Biblia. Sabi po sa Numbers 12, verse 6. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong aking Panginoon ay pakilala sa kanya sa pangitain na kakausapin ko siya sa panaginip. So, manila po yung kaibigan natin nakita na kakausapin ng Diyos ang isang propeta sa pamamagitan ng ano? Pangitain, kaibigan. Now, kaibigan, ating makilala ngayon na hindi po pwede maging propeta ang mga ganyan. E bakit? Yung mga bulang kristal, kaibigan, at pupunta ka doon, nasasabihin nila, ang kinabukasan mo ay ito. Ang iyong kapalaran ay, nakikita ko sa bulang kristal, na ang iyong kapalaran ay, ang iyong partner ay si so-and-so. Hindi mo pwede, kaibigan, na sila ay maging tunay na propeta dahil kakausapin ng Diyos ang isang tunay na propeta sa pamamagitan ng ano? Pangitain, isang vision, isang panaginip, kaibigan. Hindi po sa crystal ball. Hindi po sa crystal ball, kaibigan. O itong zodiac sign. Sino bang nakarinig na ng zodiac sign? Siguro sabi niyo, anong zodiac sign ka? Gemini. Virgo. Kaibigan, yan ay isang astrology. Alam niyo ba, kaibigan, ang astrology ay may kaibahan sa astronomy. Ang astrology po, kaibigan, ito po ay isang pag-aaral patungkol. Kanila pong ipinaghambing ang iyong kinabukasan sa mga bituin. Sabi nila, ikaw ay zodiac sign. Ngayon, na araw na ito, ikaw ganito, ganyan, ganyan. Virgo ka, sa buwan ng Setyembre. Dahil ikaw ay buwan ng Setyembre, ikaw ay ganito, ganyan. Ito ang ugali mo. At dahil sa pagtingin mo doon, kaibigan, ako nga, Virgo nga talaga ako. Ganun ka na, kaibigan. Pero kaibigan, huwag po kayong maniwala po doon. Gemini ka ba? Or Virgo? Taurus? Kaibigan, yan ay isang astrology. Ang astronomy po ay isang pag-aaral sa mga bituin. Wala pong masama sa pag-aaral ng mga bituin? Stargazing? Wala namang masama sa pag-aaral sa mga bituin. Ang masama, kaibigan, kung tayo ay naniniwala sa mga zodiac sign na ito, na doon mo ibibigay ang iyong kinabukasan at maniwala ka na yan pala ikaw. Naranasan niyo ba ito, kaibigan? Siguro. Narinig ko yung sagot niya Virgo daw kayo. Zodiac sign. At alam niyo ba, kaibigan, na Isaiah 47:12-14, banggitin at sabihin niyo po, atin pong basahin, kaibigan. Ano? Okay, basahin natin. Ready, go. Ang mga astrologo ay susunugin sa impyerno. Malinaw po yan, kaibigan. Nasa pahayag po yan. Ang lahat po naniniwala sa mga astrologo ay susunugin po sa impyerno. Kaibigan, nadaya ba tayo sa bulaang propeta? May tunay na propeta, kaibigan, at ang bulaang propeta ay patuloy na nagbibigay ng mga pandaraya. Kaya nga, ating sinusubok ang tunay na propeta ngayong gabi. So, makikipag-usap ang Panginoon sa isang tunay na propeta sa pamamagitan ng ano? Pangitain at panaginip. Let's go to number two. Ang tunay na propeta, kaibigan, ay kailangan 100% na tama. Mabasa po natin sa Jeremiah 28 verse 9, sabi dito, ang propeta na nanghuhula ng tungkol sa kapayapaan ay makikilala nga siyang propeta na tunay na sinugo ng Panginoon siya. Pagka ang salita ng propeta ay mangyayari. Pansin niyo po, kaibigan, 100% na tama dahil ang kanyang sasabihin ay mangyayari. Pero kaibigan, ibig bang sabihin na ang propeta talaga ay kung anong sasabihin niya ay mangyayari? Well, tingnan natin, kaibigan. Tanong, ang Panginoon ba ay isang Panginoon na sinungaling? Hindi, of course, right? Sino ba ang nagbigay ng information sa propeta? Panginoon. Kinausap niya ang propeta sa pamamagitan ng pangitain
At dahil yun ay galing sa Panginoon, of course, lahat ng sasabihin ng propeta ay 100% na tama. Malinaw po so far? Hindi po maging tunay na propeta, kaibigan, itong taong ito. Sino ba yan? Yan actually ay si Nostradamus. Alam niyo, kaibigan, si Nostradamus, siya po ay nag-claim na siya ay tunay na propeta. Alam niyo po ba na napakaraming hinula ni Nostradamus, pero ang kaniyang mga nahulaan ay nasa 11% lang sa napakaraming mga hinulaan niya. 11% lang, kaibigan. Siya nga ay nanghula na ang nadarating si Jesus sa taong 2039, parang ganun. Hindi ko ma-locate yung date. Pero siya ay nagulat, kaibigan, nang katapusan ng sanlibutan ay banda 2319 or so far, ganyan. Pero 11% lang, kaibigan, hindi po nangyari ang kaniyang mga hinulaan na mga bagay. Less than 11% lang, kaibigan, ang kaniyang nahulaan. Kaibigan, may mga conditional po na ang tunay na propeta po, kaibigan, ay may 100% na accuracy sa kaniyang panghula. May conditional po na mga propesya, kaibigan, sa Biblia. Ano ba yung itong conditional na propesya? Ang magandang halimbawa po nito ay si Jonah. Sino bang kilala si Jonah? Nakakilala ba ninyo si Jonah? Si Jonah po, kaibigan, ay isang propeta na sinugo ng Panginoon. Ano nangyari kay Jonah? Nilunod ng malaking isda. Bakit? Hindi sumunod. Instead, nasabi ng Panginoon, dito ka pumunta. Saan siya pumunta? Sa ibang lugar, kaibigan. Ano nangyari? Binagyo. Tinapon si Jonah doon sa dagat at dinala ng malaking isda doon sa kaniyang dapat puntahan. At nung nandun siya, kaibigan, anong lugar yon? Nineveh. Doon siya sa Nineveh. Ang Nineveh, kaibigan, isang napaka sama na syudad o nalungsod. Ang nangyari, kaibigan, conditional na propesya ang ginamit ni Jonah or hula doon. Sabi niya, kung hindi kayo magsisi, ano mayayari sa inyo? Kayo ay masusunog itong lugar na ito. Ano nangyari sa Nineveh? Hindi nasunog dahil sila ay nagsisi. Conditional na propesya. Conditional na hula, kaibigan. Ngunit, kaibigan, yan ang makikita sa Jeremiah 18:7-10, mga pangako at mga parusa ay conditional. Pag sabihin ng Panginoon, kung ikaw ay magsisisi, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ngunit kung ikaw ay hindi magsisi, ikaw ay may kamatayang habang buhay. Yan ay conditional, kaibigan, na hula. 100% na tama, kaibigan, ating nakikita. Pero may mga hula, kaibigan, na hindi conditional, na talagang matutupad. Hula na talagang matutupad, hindi conditional. Talagang sinabi na ito ay mangyayari, mangyayari. Yan ay hindi conditional. Ang conditional ay yung mga pagsisisi at mga yung nabanggit po kanina. Number 3 po, kaibigan, 100% na naayon sa Biblia. Sabi po sa Isaiah 8:20, sa kautusan at ano? Sa patutuo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Malinaw po, kaibigan, na to the law or sa kautusan, yan po ay sa original na salita po niyan, kaibigan, ay Torah sa Hebrew. Ibig lang sabihin, kaibigan, na ito ay specific na Ten Commandments. At yung patutuo naman dyan ay ang buong Biblia. Kung hindi sila nagsasalita sa mga salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Yan ang pangatlong pagsubok sa propeta, kaibigan, na ayon sa buong Biblia. 100% na naayon sa Biblia. Number 4, pinapahayag si Jesus. Ang tunay na propeta ay pinapahayag si Jesus, kaibigan. Alam niyo, kaibigan, napakaraming mga tao ngayon na hindi pinapahayag sa Jesus. Ang kinakailangan nila sa inyo ay yung credit card number. Gusto nila makuha ang inyong mga credit card number. Tama po ba? Well, kaibigan, pinapahayag si Jesus. Huwag po kayong padaya, kaibigan, sa mga bulang kristal na bulang kristal.
Mga astrology na mga astrology, baka pera lang ang habol nila sa inyo. Patuloy po kita, kaibigan, pinapahayag si Jesus. Ang tunay na propeta ay ikaw ay ihatid kay Jesus. Panglima, ang tunay na propeta, kaibigan, ay may bunga ng Espiritu. Ano ba yung bunga ng Espiritu? Fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness. Ito yung mga bunga ng banal na Espiritu, kaibigan. Ito yung bunga ng Espiritu. Ibig sabihin, ang tunay na propeta ay may bunga ng Espiritu. Siya po ay magluluwalhati sa Panginoong Jesus. Sabi po rito, Matthew 7:20, kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Yan po ang sabi ng Panginoon, kaibigan. Malino po na binanggit ng Biblia na ang tunay na propeta ay makikita mo sa kaniyang bunga. Ang bunga ng Espiritu. Now, kaibigan, ang tunay na propeta ay magtuturo patungkol sa isang banal na pamumuhay. Holy living. Ito ang ituturo ng tunay na propeta. Now, kaibigan, nakita pa natin yung limang mga palatandaan o pagsubok sa isang tunay na propeta ayon sa Biblia. So, review natin. Limang pagsubok, mga pangitain at mga panaginip, 100% na tama, 100% na ayon sa Biblia, pinapahayag si Jesus, bunga ng Espiritu. Ang tanong, paano ba natin mahanap ang tunay na propeta? Simple lang, atin itong gamitin ang mga pagsubok upang masumpungan natin ang tunay na propeta. Atin pong i-review, kaibigan, ang mga patandaan dito sa ating pag-aaral. I-review ang mga atin na tutunan ngayon. Ang kaloob ng pumula ay binigay sa Iglesia. Dalawang hiningi ng Diyos. Ano yon? Sundin ang kautosan at sundin ang mga propeta. Sinusunod ng tunay na Iglesia ng Diyos ang kautosan at ang resulta ay ibinalik ng Diyos ang kaloob ng panghuhula. Ang tunay na Iglesia ng Diyos ngayon upang maging kagaya ng orinal ay magkataglay ng Espiritu ng hula. At panglima, dapat tayo mag-ingat sa mga bulaang propeta at subukin ang mga propeta gamit ang Biblia. Yan po ang ating natutunan, kaibigan, so far sa ating napag-aralan. Now, sa background na yun, kaibigan, atin pong balikan ang mga patandaan sa tunay na iglesia. Tingnan po kung ano yung mga patandaan. Atin po nakita yung walong patandaan sa tunay na iglesia. Yan po actually, kaibigan, ay ang Seventh-day Adventist. Pagkatapos ng 1798, kaibigan, dito po lumabas yung British Bible Society na translation. Pagkatapos po ng 1798, lumabas din po ang American Bible Society noong 1816. At dito po, kaibigan, pagkatapos po nito, alam po natin na ang mga common na mga tao noon, sila po ay nag-aaral ng Biblia. Atin pong tingnan ang history, kaibigan. Sila po ay gustong masumpungan or makasalubong ang Panginoong Jesus. Ang mga tao po noon, kaibigan, ay gusto nilang masumpungan at makilala si Jesus at kanilang masalubong si Jesus sa alapap. Atin pong balikan muna ang history, kaibigan, para mabigyan po tayo ng malinaw na pag-intindi po nito. Noong una, pagkatapos ng 1798, napakaraming mga relihiyon na nagsilabas. Ito po ay mga Baptist, Catholic, Methodist, mga wala pang Seventh-day Adventist noong unang panahon, sa panahon iyon, after 1798. At ano nangyari? Sila ay naniniwala, kaibigan, na noong 1844 ay babalik si Jesus. Dahil nga sa pag-aaral na ito, sila nag-aaral at kanilang nag-conclude sila sa kanilang pag-aaral na sa panahon ng 1844, sila ay sasalubong na sa Panginoong Jesus dahil ito nga ang paglilinis sa sanctuaryo. At dahil po rin, kaibigan, kanilang kinalculate ang date at sila ay nakasumpong sa 1844 na ito ang date na darating si Jesus. At sa Amerika, kaibigan, may isang Baptist minister na si William Miller. At si William Miller, kaibigan, ay nangaral sa lahat ng mga
kapuluan sa Amerika at kanyang binahagi patungkol sa malapit na napagbabalik ni Jesus sa panahong 1844. Sa taon na 1844, ito ang panahon na babalik si Jesus at kanyang susunugin at kanyang lilipulin ang lahat ng mga tao dito sa lupa at kanyang kukunin ang lahat ng mga tutupad sa kanya. Ito po yung una, kaibigan, na ang lahat ng mga iglesia, lahat ng mga simbahan ay sama-samang nag-aral. Baptist, Methodist, Catholics, lahat ng mga Protestant, kaibigan, lahat ng iglesia, sama-samang nag-aral sa pag-aaral na ito. Ang kanilang puso ay puno ng mga uhaw sa katotohanan na gusto nilang mahanda din ang kanilang sarili sa pagbabalik ni Jesus. At doon din, kaibigan, 1844 ang kanilang sinasabi na babalik si Jesus. Sila ay patuloy na lumago, ngunit kinalaunan, sila din ay patuloy na pakonti ng pakonti. At nung pakonti sila ng pakonti, kaibigan, yung iba naman nireject yung mensahe patungkol sa 1844. At ang nangyari, kaibigan, pagdating ng 1844, laking gulat nila na hindi bumalik si Jesus. Hindi umalik sa Jesus, kaibigan, may malaking great disappointment ang kanilang naranasan. Yung iba, doon na lang pumupunta sa cornfield. Hindi na sila gustong dumaan sa daanan dahil kung makikita sila ng mga taong hindi naniwala sa 1844 na babalik sa Jesus, sila ay lalaitin, kaibigan. Nahiya sila na sumalubong sa mga taong ito. Ang kanilang daan, doon na lang sila sa cornfield. Dahil nga, hiyang-hiya sila dahil ang kanilang ibinalita ay hindi natupad. Ang kanilang ginawa, kaibigan, yung iba humiwalay, ngunit yung iba, kaibigan, kanilang inisip, saan ba tayo nagkamali sa ating pag-aaral? Saan ba tayo nagkamali sa ating pag-aaral? Kanilang sinaliksik muli ang Biblia at kanilang sinaliksik kung saan sila nagkamali at kanilang sumpungan, kaibigan, na sila ay nagkamali doon sa sanktuaryo, sa kanilang pag-interpret sa sanktuaryo. Na yung sanktuaryo pala na kanilang pag-interpret ay hindi ang sanglibutan, kundi ang langit na sanktuaryo. Hindi pala itong sanglibutan, kasi sa kanilang pag-interpret, ang sanktuaryo itong sanglibutan na siyang babalikan ng Diyos at kanyang lilinisin. Kaya nag-conclude sila na sisirain na ng Panginoon itong sanlibutan. Ngunit 1844, kaibigan, hindi po yun yung dalangin o pagnanais ng Panginoon. Siya po ay papasok doon sa heavenly sanctuary, 1844, at doon nagsimula ang paghuhukom sa ating napag-aralan. At noong 1844, kaibigan, kanilang sinalisik agad at kanilang sinalisik kung saan sila nagkamali at kanilang sumpungan na ang sanktuaryo pala ay ang sanktuaryo na nasa langit, kaibigan. At kanilang na-realize na noong nakita nila ang sanktuaryo sa langit, kaibigan, may nakita sila. Hindi pala sila nangilin ng araw ng Sabbath. Kanilang nakita, kaibigan, sa isang pangitain na may fourth commandment pala doon na pinakita sa kanila at kanilang pinangilin ang araw ng Sabbath, kaibigan. Sabi nga sa Revelation 11:19, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kaniyang templo ang kaban ng kaniyang tipan. Nakita, kaibigan, doon ang Ten Commandments. Ang templo ng kaban ng Diyos. Yan ay nasa Revelation 11 verse 19. Ano ba ang nasa loob ng kaban na yan? Of course, ang Ten Commandments, kaibigan. Dito nila na realize na kailangan pala nilang sundin ang fourth commandment, which is ang Sabbath. At pagkatapos nun, kaibigan, dandan silang nag-start ng isang group. At dun, kaibigan, ginamit ng Panginoon ang nanggagalang si Ellen White. Dumating si Ellen White, sila ay nangangili na ng Sabbath at ginamit si Ellen White bilang isa sa mga propeta ng Panginoon. Pansin niyo po, kaibigan, noong binigay po ng Panginoon ang kautusan, pinahayag po sa kanila ang tipan ng kaban sa langit, dumating din ang kaloob ng propeta sa iglesia. Nakita niyo yung kasabay? Napakalinaw, kaibigan, ating napag-aralan kanina na hindi pwedeng mahiwalay ang kautusan at ang propeta. Ito ay kailangang sama-sama. At napakalinaw sa history na ating nakikita na kahit nung nakita nila yung kaban at tipan, yung Ten Commandments, hindi nila na keep yung Ten Commandments dahil hindi nila na nangingilin yung Sabbath, na pangingilin yung Sabbath.
At noong naipingilin nila yung Sabat, nakita nila na kailangan pa natin ipingilin yung Sabat, dumating ang kaloob kay Ellen G. White. Ang propeta. Well, siguro may tanong nyo, tunay ba na propeta talaga si Ellen White? Bakit mo nalaman na talagang tunay na propeta si Ellen White? Well, simple lang kaibigan, ating gamitin ang mga pagsubok para kay Ellen White. Una dyan, mga pangitain at mga panaginip. Si Ellen White ba ay may mga pangitain at mga panaginip? Napakarami mga panaginip, kaibigan. Alam niyo kung ilan? Over 2,000 na mga pangitain at panaginip ang naranasan ni Ellen White. Ang iba, few moments lang, parang ilang minuto lang nakita niya. Iba naman, 4 hours, nakaganon siya. Yung iba naman, 2 hours, 3 hours, or 1 hour lang. Ganon lang ang kanyang mga pangitain. Ibig sabihin, kaibigan, kanyang na-fit siya sa unang pagsubok. Mga pangitain at mga panaginip. Number 2, 100% na accurate. Except, kaibigan, sa mga conditional na mga propesiya. Right? At natutunan kanina, conditional propesiya. Except sa 100%, except sa conditional propesiya, 100% na tama. Ano ba? Ang kanyang mga panghula, kaibigan, may hinulaan ba siya na natupad? Yes, kaibigan. Pansin niyo po ito. Noong 1906, April 18, sinabi ni Ellen White na may malaking earthquake na mangyayari sa San Francisco. 4 years before dumating yung April 18, 1906, sinabi niya na may malaking or malakas na lindol na mangyayari sa San Francisco. At dumating yung April 18, 1906, kaibigan, dumating ang napakalakas na lindol sa San Francisco. Natupad ba? Yes, natupad, kaibigan. At yung naniwala na si Ellen White ay isang propeta, lumabas sa San Francisco, umalis sila, pumunta sa ibang state, at sila ay naligtas. Dahil nga sila ay naniwala na si Ellen White ay isang propeta. Hindi lang yan, kaibigan. Pansin niyo po ito. The Great Controversy 571. Kailan ba ito sinulat? Matagal na, right? 1800s ba ito sinulat, kaibigan. Pansin niyo po. Ang Iglesia ng Roma ngayon ay nagpakita ng mabuting harapan sa mundo. Tinatakpan ng paghingi ng patawad ang kanyang tala ng kahindik-hindik na kalupitan. Ibig sabihin, sinabi ni Ellen White noong 1800s, na darating ang panahon na ang Papa ng Roma, ang Roma mismo, ay hihingi ng kapatawaran sa kanyang nagawang pagpatay sa lahat ng milimili mga Kristiyano. Well, natupad ba yon? Pansin niyo po, kaibigan, noong 2000, year 2000, March 13, ABC News, ito ang sinabi. Papal apology. Si John Paul II ay humingi ng kapatawaran. Kailan nasulat yan? 1800s pa nasulat yan, kaibigan. Sino nagsulat? Ang propeta ng Diyos. Sabi niya, humingi ng kapatawaran para sa mga kasalanan ng Iglesia. Bakit napaka-clear? Bakit yung salita na ginamit ni Ellen White ay talagang nandyan din? Si Pope John Paul II ay nagbigay ng makasaysayan, malawak na paghingi ng patawad para sa mga kasalanan ng Iglesia Romana Katolika sa mga siglo. At ito pa, Vatican City, March 13. Hindi pa nangyayari noon na ang Papa ay humingi sa Diyos ng kapatawaran sa harap ng publiko para sa mga kilabot na ginawa ng mga grupo ng Katoliko sa mga siglo. Kadalasan, sa pangalan ng Iglesia, noong Linggo, ginawa ito ni Pope John Paul II. Kaibigan, natupad ang sinabi ni Ellen White. Napakaganda. I mean, kung maniwala ka, kaibigan, sa isang propeta, just believe and you will be safe. Amen? You'll be safe, kaibigan. Dumating. Ano pa? Binanggit ni Ellen White, kaibigan, ito nga ang ating nabasa kanina, ang Iglesia Roma ngayon ay nagpapakita ng mabuting harapan sa mundo, tinatakpan ang paghingi ng patawad ang kanyang tala ng kahindik-hindik na kalupitan. Sino ang nagpahayag yan kay Ellen White? Of course, ang Diyos, kaibigan. 100% na tama ang kanyang panghula, 100% kaibigan. Nakita natin ang fulfillment sa propesiyang iyan noong 2000. Nakita niyo, kaibigan? Tayo ay naninirahan na sa fulfilled prophecies. At kaibigan, gusto ko lang idiin, kahit alam na natin na tayo ay naninirahan na sa fulfilled prophecies, as if ang ating buhay ay hindi pa rin handa sa pagbabalik ng ating Panginoon.
napakarami pa rin nating mga side issues sa ating buhay. Napakarami, kaibigan. At binanggit ni Ellen White, nagsulat din sa Ellen White, kaibigan, ng about sa mga kulto ng mga reliyon. Noong dati, wala pong kulto sa Amerika. Pero ngayon, kaibigan, napakarami mga kulto na nangyari, na nagsisilbasan sa Amerika. Mga astrology, mga phenomena, or mga communication sa mga patay, pakipag-usap sa mga patay. Channeling. At kaibigan, atin nakikita ngayon. Nangyari na ba ito ngayon? Hindi po ito common sa panahon ni Ellen White. Ano, kaibigan, kahit ngayon, titignan niyo po yung mga palabas. It's more on spiritualism. Yung pakipag-usap sa patay. Yung mga walking dead. Nakikita na kayong walking dead? Yung mga zombies? Ganon-ganon sa inyo? At kaibigan, atin itong tinitingnan, hindi din alam na ito pala ay fulfilled na propesya na nasulat na sa aklat ni Ellen White. Na darating ang panahon na si Satanas ay kanyang gagamitin ang kahit anong mga medium para tayo ay dayain upang mawala sa ating mga isipan ang malapit na pagparito ng Panginoong Jesus. Kaibigan, napakaraming mga pandaraya na ginagawa ng diablo sa ating mundo ngayon. Bula ang propeta, hindi mo lang yan makikita, kaibigan, sa personal, pwede mo rin yan makikita sa mga telebisyon. Pwede mo rin yan masumpungan sa mga movies, right? At kaibigan, hindi lang yan. Si Ellen White ay may mga aklat na sinulat about sa health at nutrition. Mga prinsipyo patungkol sa health, kaibigan, na ito ay binigyan ng karangalan sa World Health Organization sa na magiging pangunahin ng mga aklat patungkol sa kalusugan. At alam niyo pa, kaibigan, si Ellen White ay grade 3 lang. Grade 3 lang, kaibigan. Yan nga ang kanyang education. Until grade 3 lang siya. Hindi nga niya natapos siguro ito. Pero kaibigan, atin po nakita na sa kanyang education na limitasyon, may over 70 books siya na nasulat. Nagsulat nga siya ng isang ganito. Sa health, kaibigan, kanyang sinabi sa kanyang panahon, ang tabako ay mabagal, mapangloob, ngunit pinakamalignant na lason. Well, sa panahon ito, kaibigan, ang mga doktor, kanilang sinabi na ang sigarilyo o pananabako ay isang gamot. Ito ay makapagbibigay ng magandang hangin sa ating lungs. Ito ang mga findings ng mga doctors dati. Pero sinulat ni Ellen White, no. Ang tabako ay isang mabagal, mapangloob, ngunit pinakamalignant na lason. Later, kaibigan, sa panahon, natsumpungan ng siyensya na ang tabako pala ay isang lason. At tunay nga ang sinabi ni Ellen White. Kaya nga ang mga medical doctors sa US, kaibigan, kanilang hinahawakan. Alam niyo ba kung anong hinahawakan? Ministry of Healing. Ito ang kanilang isang, hindi ko maalala yung isang hospital sa US na leading na hospital sa labas ng bansa, kaibigan. Isa sa reason bakit sila ang leading, dahil ang kanilang guidelines ay ang Ministry of Healing na aklat. Napaka-amazing. Ito po ay hindi mga Seventh-day Adventist. Ngayon sila ang siyang nagbibigay ng, nag-utilize sa aklat ni Ellen White. 100% na tama. Na-meet ba ito ni Ellen White, kaibigan? Yes. Na-meet niya, kaibigan. Pangatlo, 100% na naayon sa Biblia. Siguro, sino ba nakabasa sa aklat na ni Ellen White dito? Nakabasa na ba kayo ng aklat ni Ellen White? Sino nakatry ng nagbasa ng aklat ni Ellen White? Okay, mapapansin niyo siguro, kaibigan, sa aklat ni Ellen White, halos napakarami mga teksto. Hindi mawala ang teksto doon. Walang chapter na walang text. Ito ay patuloy na nagpapakita sa atin na siya ay nagsisiping sa Biblia. Kaniyang isinasang-ayon ang kanyang mga sinasabi sa Biblia. Right? 100% na naayon sa Biblia. Number 4, pinapahayag si Jesus. Ang tunay na propeta, kaibigan, ay pinapahayag si Jesus. Alam niyo po ba na si Ellen White ay napakaraming mga aklat patungkol kay Jesus? Isa dyan, kaibigan, ay ang The Star of Ages, Christ's Object Lesson. Ito po yung napakaganda mga aklat, kaibigan, na nabasa ko so far. Nabasa ko itong The Star of Ages, napakaganda. Doon mo makita talaga kung ano yung naranasan ni Jesus. At doon ko na nabasa yung
isang quotation na changes my life. It really changes my life. Yung quotation na nagsabi, nung naipako na si Jesus sa krus, pinako siya ng mga Romano sundalo, siya ay nilagyan ng koronang tunok at tinik. At noon nandun, kaibigan, binanggit po doon sa quotation na parang nagsasabi si Jesus Christ na kahit ilang sugat ang isusugat mo sa akin, kahit anong gawin mo sa akin, kahit ihampas mo yan sa akin, kahit ipako man ako sa cross, ito ang kailangan mong tandaan. Huwag na huwag mong kalimutan. Hinding-hindi mo pa rin makukuha ang aking kapangyarihan na ikaw ay aking patawarin. Kaibigan, parang yung puso ko, parang hindi ko alam kung bakit gawin yung umiyak ako, kaibigan, nung nabasa ko nun. Dahil naramdaman ko na ilang beses ko siyang pinako sa cross. Ngunit ang pangako na nandun na gumanon sa aking isipan, sa aking tenga, na kahit anong ginawa mo, Eve, kahit gaano kasalanan ang ginawa mo sa akin, hinding-hindi mo pa rin makukuha ang aking kapangyarihan na papatawarin at papatawarin pa rin kita. Napakatinding quotation, kaibigan, na nabasa ko. Sabi ko, hindi ako dapat mahiya na lalapit sa Panginoon. Kaibigan, maraming pagkataon na mahiya tayo dahil may nagawa tayong kasalanan. Siguro nakikita natin sa sarili na tayo ay napakasalanan. Ngunit kaibigan, ang Panginoon ang sabi, may kapangyarihan ako na ikaw ay aking patawarin. May kapangyarihan ako na ikaw ay aking lilinisin. Kahit anong gagawin mo sa aking katawan, hinding-hindi mo yan makukuha. Amen? Kaibigan, si Ellen White ay may koneksyon sa Panginoon. Siya ay may malalim na koneksyon sa Panginoon, kaibigan. Ito yung Desire of Ages. Kung may mga aklat po kayo ng Desire of Ages, kaibigan, basahin niyo po. Napakagandang aklat po niyan. Yan ay magbabago na yung buhay. Yan aklat na yan ang siyang aklat na nagbago ng aking buhay. Kung wala po kayong mga aklat na yan, pwede po kayong bumili ng aklat na yan. Huwag niyo po, I mean, yung peso, kaibigan, price niyan ay hindi makompare kung ano ang iyong matutunan. Pinapahayag si Jesus. Number 5, bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu. Sa ilan na kaibigan, ay na-meet niya ba ang number 4? Yes, na-meet niya ang number 4. By the way, kaibigan, sa libraries sa ibang bansa, isang paaralan po doon, ang pangunahing aklat nila na in-order para ilagay sa kanilang library ay ang Desire of Ages. Yan po ang pinaka, the best book na kanilang binabasa doon sa library na yun. Yung Step to Christ, yung itong Desire of Ages ng mga aklat. Ang ganda, kaibigan, ng mga aklat na ito. Number 5, bunga ng Espiritu. Well, na-meet ba ito ni Ellen White, ang bunga ng Espiritu, kaibigan? Actually, kaibigan, kung babasahin niyo po ang aklat ni Ellen White, makikita niyo po na talagang tunay na may banal na Espiritu na aakay sa iyo. Napakaraming mga tao, mga bata, na na-bless sa kanyang ministry, na ang kanyang fruit, kaibigan, ang bunga ng kanyang buhay ay talagang may banal na Espiritu. Ito po yung Conflict of the Ages series, kaibigan, na pwede niyo pong basahin. At nababasa niyo po dyan, kaibigan, ang mga aklat na yan, ang siyang magpapatunay na bunga, ang propeta na si Ellen White ay may bunga ng Espiritu. Hindi siya makakapagsulat sa ganyang mga aklat na walang gabay sa banal na Espiritu, kaibigan. Si Ellen White ay isang tunay na propeta. At kaibigan, siya po ay grade 3 na education lang ang kanyang na kuha. At siya ay nakasulat ng 70 books na mga aklat, kaibigan. Ito po ang kanyang mga aklat, kaibigan. Siya din po ay nagsulat ng isang aklat patungkol sa education. At education ang title sa kanyang aklat na education. At siya ay namatay, kaibigan. Nung namatay siya, kaibigan, ay isang reporter or journalist ang sumulat sa ganito. Hindi siya nagpapakita ng spiritual na kapalaluhan at hindi siya nagnanais ng marungis na pera. Isinabuhay niya ang buhay at ginawa ang gawa ng narapat na propeta, ang pinakakahanghanga sa pagsalit-salitan sa Amerika. The New York Independent, August 23, 1915. Si Ellen White, kaibigan, hindi po nag-claim na siya ay propeta. Ngunit makikita po sa kanyang gawa na siya isang
propeta. Yan ay galing sa secular na mga tao, kaibigan. Ang nagsabi po noon na kailangan siyang, pwede siyang matawag na propeta. Pero kaibigan, siguro na-expect nyo dahil siya ang tunay na propeta, siguro lahat ng tao ay maniniwala sa kanya. Ngayon, alam nyo ba, kaibigan, ay napakaraming mga paninira din kay Ellen White? Kung pupunta ka sa internet, kaibigan, napakaraming mga paninira kay Ellen White. Kailanman, hindi naging sikat ang mga propeta. Basahin niyo po yung buong Biblia. Ang mga propeta ay namatay. Si John the Baptist ay pinugutan ng ulo. Ang mga apostoles ay mga pinatay. Halos, kaibigan, ng mga propeta ay napakatindi ang kanilang mga naranasan. Si Ellen White ay may naranasan din ito. Ngayon, kung pupunta ka sa internet, kaibigan, napakaraming mga atake patungkol kay Ellen White. Mga atake na sites kay Ellen White. At ang mga atake ito, kaibigan, ay patungkol sa Sabbath, patungkol sa, yan ang common na mga atake kay Ellen White patungkol sa Sabbath. At dahil nga ang kautusan at ang propeta ay hindi magkakahiwalay. Inatake yung kautusan, atakihin din yung propeta. Nakikita niyo po? Kung atakihin kaibigan ng kautusan, atakihin din yung propeta. Ito yung mga magkakapareho nila ng mga atake, yung iba't ibang sites na yon. Inatake si Mrs. White, inatake ang Sabbath, inatake ang santuario, inatake ang reforma sa kulusugan. Kung atakihin mo yung Sabbath, sino ang inatake mo? Of course, ang Diyos, kaibigan. Basically, kaibigan, itong mga taong ito na nag-atake sa kay Ellen White ay walang iba kundi inatake nila ang Diyos. At of course, kaibigan, ang nag-uudyok sa kanila na atakihin ang propetang ito ay walang iba kundi sino? Ang Diablo, right? Si Satanas. Hindi ko babasahin ang kanilang mga nasusulat sapagkat ito'y nauudyokan ni Satanas. Yan, kaibigan, ang mga atake na sites. At isa sa mga pag-atake nito ay dahil lang sa mga bagay na ito, maling impormasyon, mga sinalita sa kinuha sa maling konteksto, at pawang kasinungalingan lamang ito. Siguro, sabihin ko sa ganitong simpleng pagkasabi, kaibigan. Isang farmer na prinsipyo, sabi ng isang farmer na prinsipyo, hindi mo kailangan inumin ang isang galong gatas para malaman kung ito ay panis o hindi. Tama? Hindi mo na kailangan inumin yun lahat, kaibigan. Pag matikman mo ng konti lang na panis na yan, wag mo nang inumin. Dahil panis yan, kaibigan. Mapait yan or hindi malasa. Panis na gatas. Kaibigan, sa pagtingin mo pa lang sa bunga sa mga sites na ito, atake na lang parati, atake na lang parati, walang bunga ng banal na espiritu, kaibigan. Panis na gatas, kaibigan. Huwag mong inumin ang mga pangatake yan. Marami yan sa internet kung titingnan mo. Kaya huwag po kayo padaya, kaibigan, dyan. Kung gusto nyo malaman pa ang patungkol kay Ellen White, punta po kayo sa official Ellen White website, www.whiteestate.org. At kung may mga tanong po kayo, punta po kayo dyan. Atin po nakita ngayon, kaibigan, ang patungkol sa tunay na iglesia. Sabi nga sa tunay na propeta, rather, 2 Chronicles 20:20, basahin natin lahat, ready go? Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo, sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Kaibigan, ang Biblia ay isang kanon na banal na kasulatan. At gusto ko lang linawin na walang doktrina ang Seventh-day Adventist na nakabase kay Ellen White. Hindi po galing kay Ellen White ang ating doktrina. Ito po ay galing sa Biblia. Amen? Ito po ay galing sa Biblia, kaibigan. Revelation 12:17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang bini na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Sa ating magpatatapos, kaibigan, may isang
Sa ating pagtatapos, kaibigan, may isang kwento po dito. Maraming taon na ang nakalipas doon sa Kalahari Desert. Sa Kalahari Desert po, kaibigan, of Botswana, may isang taong nakatira po doon na pinagangalan ng Sikuba. Sikuba. Yan, Sikuba. Isang gabi po niyan, kaibigan, siya po ay natulog at siya po ay pinakitaan ng isang anghel. Nakita niya po yung liwanag, yung anghel na ito. At ito nakita niya, kaibigan, sinabihan si Sikuba na sundin mo ako. Actually, ito, kaibigan, ay tunay na kwento. Sinabihan si Sikuba nga, sundin mo ako, Sikuba. At of course, diretso na sumunod si Sikuba. Siya po ay naglakad sa mga disyerto na yan at doon siya sa iba't ibang mga bunduki na kanyang tinawid. At kaibigan, sa patuloy niyang pagsunod sa anghel na ito, sinabihan siya ng anghel, hanapin mo ang isang aklat. Hanapin mo ang isang aklat na itim. Itong aklat na itim, hanapin mo, puntahan mo. At of course, kaibigan, isang aklat at saka pa pala, isang aklat na itim at saka apat na aklat na talagang siyam. Grabe yung angel, no? Apat na aklat, ngunit siyam talaga. Yan ang pinahanap kay Sikuba. Isang aklat na itim at apat na aklat na siyam talaga. Pumunta si Sikuba, kaibigan. Patuloy siyang naglakad hanggang nasumpungan niya ang isang Christian mission. At nung nasumpungan niya isang Christian mission, sabi niya, siguro ito na. At kinatok niya, kaibigan, at sinabi niya, kayo ba isang, nandito ba sa inyo ang isang itim na aklat at apat na aklat na siyam talaga? Ngayon, kaibigan, binigay lang ng Christian, ng taong ito, ang itim na aklat. Sabi niya, saan yung siyam na, apat na aklat na siyam talaga? Sabi niya, wala kami niyan. Anong aklat ba yan? So, umalis siya, kaibigan, sinabihan siya ng angel na, humayo ka, punta ka sa ibang lugar. At sinabihan siya, punta ka kay Pastor, by the way, tingnan ko sa notes ko, ha? Punta ka kay Pastor Moyo. Punta ka kay Pastor Moyo at sabihin mo na ikaw ay naghahanap sa isang itim na aklat at ano? Apat na aklat na siyam talaga. Sabi niya, punta ka sa Seventh-day Adventist na church. At sa kanyang paghayo, kaibigan, naglakad na naman siya at kanyang nasumpungan ang isang Seventh-day Adventist na mission, isang lugar doon, at doon niya nakita si Pastor Moyo. Sinabihan si Pastor Moyo, Pastor Moyo, ako po si Sikuba. Ako po ay pinadala ng Panginoon po dito upang hanapin ang isang itim na aklat at ang apat na aklat na siyam talaga. Sabi niya, nandyan ba sa iyo yung itim na aklat? Binigay ni Pastor Moyo ang Bible. Sabi niya, ito yung itim na aklat? Sabi niya, how about yung apat na aklat na siyam talaga? Sinabi ni Pastor Moyo, apat na aklat na siyam talaga. Ah, yun pala yung four volumes, kaibigan, ng testimony. Four books ng testimony na may 9 volumes. Yun pala ang writings ni Ellen White. Noon, kaibigan, kanyang nakita na ito pala yung four books of Ellen White na may 9 volumes dyan sa aklat na iyan, kaibigan. At ano nyo, kaibigan, weeks after, months after, ang buong village ni Sikuba ay nagiging Seventh-day Adventist. Nakita ko dito, kaibigan, kung paano magpapatnubay ang Panginoon. Napaka-amazing. Ito po ay true story. Isang village na convert, kanilang tinanggap si Jesus dahil sa isang patnubay ng anghel. Alam niyo, kaibigan, kung hindi tayo gagawa, ang anghel ang siyang gagawa. Ang anghel ang siyang magpapakita ng pangitain at susuguin yung walang alam at hahanapin lang nila ang katotohanan. Kaya nga dito ako na-amaze. May mga taong hindi pa naka-alam sa katotohanan, ngunit sila pa ang nandun sa kaharian. Sa atin, kaibigan, we are so much privileged. Nandito na sa ating lahat, ang Biblia na sa atin na, yung ibang mga kasama natin, kaibigan, yung ibang mga tao ay nandun sa bukirin, nandun sa bulubundukin, ngunit hindi pa nila alam ang katotohanan. Ang propeta, kaibigan, natin natutunan ngayon na si Ellen White, pinapakita na siya ay tunay na propeta. Na-meet niya po ang 4 or 5 na mga
pagsubok sa propeta kaibigan. Yan po ang propeta kaibigan na tinakita sa gabing ito patungkol sa tunay na propeta ng Diyos. Ang tunay na iglesia ay may taglay ng Espiritu ng Hula. Malinaw po ba so far kaibigan ang ating napakaralan ngayong gabi? Kayo po ba ay naniniwala kay Ellen White na tunay na propeta? Gusto niyo bang tanggapin na si Ellen White ay binigyan ng kaloob ng Panginoon bilang isang propeta? Well, hindi lahat magiging propeta, kaibigan. Siguro ang kaloob ninyo ay evangelist. Siguro ang kaloob ninyo ay teacher. Siguro ang kaloob ninyo ay isang missionaryo. Ang buong iglesia, kaibigan, ay kailangan ang may kaloob nito. Hindi pwedeng propeta lahat. Hindi pwedeng teacher lahat. Kaya nga, kaibigan, siguro ang inyong mga calling sa inyong buhay, teacher man kayo, ano man yung kaloob na binigay sa inyong kaibigan, gamitin niyo po yan upang ating matapos ang gawain ng Panginoon. Sino ba dito, kaibigan, na sabihin niyo, Panginoon, ako po yan. Gusto ko pong tanggapin bilang propeta sa Ellen White at gusto ko pong basahin. Well, hindi lang tanggapin, kaibigan, basahin natin ang kanyang mga aklat. Amen? Gusto kong simulan na basahin ang kanyang aklat. Siguro Desire of Ages, siguro Step to Christ, siguro Ministry of Healing, dahil siya ay ang tunay na propeta. Kung ikaw yan, kaibigan, pwede mo ipakita sa pagtaas niyong kamay na simulan mong basahin ang kanyang aklat at tanggapin bilang propeta si Ellen White. Tayo po yung magtapos, kaibigan, at ating awitin ang O Shepherd Divine. Ito po ay napakagandang awitin. O Shepherd Divine, I know thou art mine. I hear thee say, follow thou me. O Shepherd Divine, sing. O Shepherd Divine, I know thou art mine. I hear thee say, follow thou me. Thy message today illumines my way. Thou Spirit of prophecy, I thrill at thy marvelous love to thy sheep. The way thou dost lead to the still waters deep. One staff and one rod, one fold and one God, my shepherd, I follow thee. Kaya po ito may kaibigan sa ating pagtatapos. Kaya po manalangin. Mapagpala po namin, Panginoon, maraming salamat sa katotohanang aming natanggap sa gabing ito. Kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil po inyong ipinakita ang tunay na propeta sa kaluluwang mga araw. Kami po, Panginoon, ay gustong ibigay ang lahat ng pagpupuri dahil po sa pagpatnubay sa bawat buhay namin na kami po ay napatnubayan sa mga katotohanan ito. Sa gabing ito, Panginoon, siluhan niyo po ang aming mga desisyon na aming pong tanggapin at kilalanin ang iyong propeta bilang iyong sinugo upang maging handa po kami sa iyong pagparito. Ito po yung aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bukas po, kaibigan, ang ating ating pag-aralan ay ang Babylon, Revelation Scarlet Harlot, Babylon.